Isang magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 7. Wala akong nadatnan sa unit nito kinagabihan ng Linggo. Marahil ay kasama nito ang mga kaibigan niya sa bar. Ganun lang naman ang rota ng taong yon. Office sa mga magulang niya at madalas ay kasama ang mga kaibigan niya sa isang bar. At kapag kadi yon uuwi, baka nag-hotel at may kasamang babae. Ngunit sa ilang buwan naming magkasama, never pa niya iyong ginawa. Lagi naman itong umuuwi ng tama. Nasa sala ako at nanunood ng TV nang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Ramil. Agad akong napatayo nang marahan ngunit pagiwang-giwang itong naglalakad palapit sa aking kinaroroonan. Rochelle, you're finally here. Ang bulol at paputol-putol nitong sabi. Muntikan pa itong bumagsak kung hindi ko lamang ito nasalo. Lagi naman itong umiinom pero matagal ng panahon nang huling beses itong nagpakalasing tulad nito. Madalas ay kaya pa nitong maglakad ng diretso. Di tulad ngayon na parang masusubsob na sa sobrang kalasingan at nakakainis dahil di man lang ito sinamahang umakyat ng mga tauhan nito. Hindi man lang nila naisipang ihatid. Bakit ka ba nagpakalasing ng sobra? Ang naiinis kong tanong at inalalayan ko ito papuntang silid nito. Umungo lang ito ng mahina at nagmulat ng mata. Hey, baby, huwag mo na akong iwan please. Di na kita gagalitin o iinisin. Magpapakabait na ako sa'yo. Pabulol-bulol nitong sabi. Para itong batang naglalambing sa tono nito. Napangiti ako dahil sa kanyang sinabi. Marahil ay sinabi ng mama nito ang napipinto kong pag-alis. Marahan ko itong pinahiga sa kama. Inumpisahan kong hubaran ito ng sapatos. Tinanggal ko rin ang suot nitong pantalong maong para maging presko ang pakiramdam nito. Noon kapag ka nalalasing ito ay tinatanggalan ko lamang ito ng sapatos at iiwanan ko na ito sa silid. Pero ngayon, parang gusto kong alagaan siyang mabuti sa mga natitirang araw naming magkasama kami. Napalunok ako nang simulan kong kalasin ang kanyang vilt at dahan-dahang hubarin ang kanyang pantalon. Sa kabila ng kalasingan, ay nagawa pa nitong humagik-gik at tuksuhin ako. Ikaw manang ha? Nananansing ka. Sige lang, chancingan mo na lang ako. Basta, huwag ka lang umalis. Ang hirap na hirap nitong sabi. Napatawa ako ng mahina sa tura nito. Gwapong-gwapo talaga to sa sarili, kahit kailan. Pero napakagwapo naman talaga nito at hindi ko yon maitatanggi. Nang mahubad ko ang pantalon nito, ay sinimulan ko rin alisin na isa-isa ang pagkakabutones ng suot nitong polo. Ikaw ha, malaki talaga ang pagnanasa mo sa akin. Nahuhubaran mo nga ako. Anito at humagik-gik na naman siya. Napangiti na lang ako sa kakulitan niya. Pero inaamin ko, malaki ang epekto nito sa akin. Madalas ko naman itong makitang nakasando lang at naka-boxer short kapag ka nasa bahay lang ito at hindi ko maiwasang humanga sa ganda ng katawan nito. Siguradong mamimiss ko siya. Biglang bumigat ang dibdib ko sa isiping maghihiwalay na kami ng landas. Ang sarap panggigilan ng pisngi nito. Wala sa loob na napatitig ako sa mapula-pula niyang mga labi. Biglang tila nanunuyo ang aking lalamunan.
Idagdag pa ang lalaking lalaki nitong dindig at itsura. Napadako ako ang aking mga mata sa tato nito. Isang dragon ang nakapalibot mula sa kanyang palapulsuhan, paikot at paakyat sa braso nito. Umabot iyon sa kanang dibdib. Ang ulo ng dragon ay nasa mismong kanang dibdib nito. He looked so handsome, gorgeously hot with his tattoo. Lalo itong naging lalaking lalaki sa paningin ko. Bago pa ako mawala sa sarili, ay tumayo na ako para kumuha ng t-shirt nito sa kanyang damitan. Pero bago pa ako makatayo, ay agad ako nitong hinila. Dahilan para bumagsak ang kalahating katawan ko sa mismong dibdib niya. Ilang sandali akong hindi nakakilos. Ilang sandali kami sa ganong posisyon. Nakatingin lamang ako sa kanyang mukha. Pagkatapos ay marahan kong inilapat ang kabila kong pisngi sa kanyang dibdib. I mentally grind. Damang-dama rin pag may time. Di ba lasing naman? Samantalahin ni Inday. Di naman niya siguro ito maalala bukas. I giggled with the thought. Napupuno ng kapilyahan ang isip ko. Nag-umpisa itong gumalaw at dumaing kaya tumayo na ako at mabilis na kumuha ng kanyang damit. Kinuha ko ang puting t-shirt na lagi nitong sinusuot tuwing nasa bahay lamang ito. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng kanyang kama at lumabas ako ulit para kumuha ng planganita na may maligamgam na tubig at isang puting bimpo. Pagtapos kong pigain ay marahan kong dinampian ng basang bimpo ang mukha nito hanggang leeg. Gayon din ang kanyang dibdib. Napalunok ako ng sunod-sunod at tila pinagpapawisan. Nadumako ang aking kamay sa tiyan nito. Nakaramdam ako ng panunuyo ng lalamunan at pag-alinsangan ng paligid kahit pa nakatodo na ang aircon dito. Napatikim ako at dahan-dahang dinampian ng basang bimpo ang bato-bato nitong tiyan. Gabi na para matakam sa pandesal. Pang-breakfast yan, Rochelle. Piliang sigaw ng isip ko. Wala naman sigurong masama kung damahin ko ng konti. Lasing naman ito. Di ko maiwasang mapahagik-gik. Paalis na rin naman ako. Remembrance ba? Natawa pa ako ng mahina sa sarili kong kapilyahan. Bago pa ako makapag-isip ng matino, ay umangat na ang isang palad ko at marahang hinaplos ng aking mga daliri ang dibdib nito. Marahan, ingat na ingat, dinadama ko ito ng husto. Ang katawan nito ay tila ba isang uri ng obra ng isang mahusay na iskultor. All his muscles are on the right places. Parang asarap-sarapan itong panggigilan. Hanggang sa dumausdos iyon pababa papuntang tiyan hanggang sikmura. Bahagyang matatanaw sa suot nitong boxer ang binlay nito. Muli ko pang hinaplos ang katawan nito na mag-uumpisa ulit itong gumalaw at mahinang dumaing. Rochelle, ang mahina nitong tawag sa pangalan ko. Napangiti ako ng lihim. Nananaginip siguro ito. Sinusuotan ko na ito ng t-shirt ng walang ano-anoy. Nagdilat ito ng mga mata. Namumungay ang mga mata nito at halatang lasing na lasing pa rin. Bigla akong naalarma. Tila nangungusap ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Ngunit halatang antok na antok pa ito. Anumang oras ay muli itong makatulog sa kalasingan. Saglit uli siyang pumikit at unti-unti ring nagmulat. Tatayo na sana ako para lumabas ng kanyang silid, ngunit pinigilan niya ako sa isa kong palapulsuhan. Hinatak niya ako at sa pagkakagulat ay nawalan ako ng balanse at muling bumagsak sa kanyang katawan. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ang mga mukha namin na tila isang dangkal na lang ang lapit sa isa't isa. Tumatama ang hininga nito sa aking mukha. Naamoy ko pa ang matapang na alak nitong ininom mula sa kanyang hininga. Ramdam ko ang tibok ng puso niya mula sa kanyang dibdib. Naramdaman ko ang tila pagpintig ng kung ano sa aking kaibuturan papunta sa gitna ng aking mga hita. Napamura ko ng lihim nang bigla itong bumangon.
at nagkapalit kami ng pwesto. Bago pa ako makahuma ay naramdaman ko na ang init ng bibig nito sa aking bibig. Napapikit ako sa sensasyon na nadarama. Unti-unting dilukob ng ibang klaseng init ang buo kong pagkatao. Naging mainit ang salpukan ng aming bibig. Ramdam ko ang dila sa loob na gumagalugad na tila naghahanap ng kung ano. Nang matagpuan nito ang aking dila ay nakikipag-espadahan iyon sa kanyang dila. Bago tila may panggigigil na sinisipsip ito at marahang kinakagat ang ibaba kong labi. Bumaba ang kanyang halik sa aking panga, leeg at unti-unting dumadausdos pa ang kanyang labi at pinaulan na ng munting halik ang gitna ng aking dibdib na natatakpan pa ng tela habang ang isang kamay nito ay dinadama ang isa kong dibdib. Marahan ngunit may pagmamadali nitong iniangat ang suot kong simpleng pantulog. Hanggang tuluyang iyong mahubad mula sa akin. Habang kinakalas nito, ang pagkakahuk ng aking bra ay nakasubsub ito sa aking leeg at marahang pinanggigigilan ang aking balat mula roon. Umangat ang kanyang mukha at napamura. Naisakatupara ng dalawa ang init ng kanilang katawan. Mag-aalas 10 na ng magising si Ramil. Nalukot ang kanyang mukha nang maramdaman ko ang paggirot ng aking ulo. Pagbangon ko pa lamang ay nakita ko na ang isang tableta ng gamot para sa sakit ng ulo at isang baso ng tubig sa ibabaw ng nightstand. Napangiti ako. It was Rochelle. Bulong ko sa sarili. Lagi niya itong ginagawa pag medyo naparami ako ng inom. Oh yeah, nagpakalasing ako kagabi. Sobra akong naguluhan sa sarili ko. At the same time ay nagagalit ako kay Rochelle. Hindi nito sinasagot ang mga tawag ko at ni hindi rin ito nagre-reply sa mga text ko. Idagdag pa ang napipinto nitong pag-alis na hindi man lang niya binabanggit sa akin. Ano bang nangyari kagabi? Napasapo ako sa aking ulo. I know something happened last night or it was just a dream. Imposible naman na nagpunta dito si Anna. I have my way, sweetheart. Tila nag-e-echo-echo pa yon sa aking utak. Ang katagang sinabi nito nang huli kaming magkita. Di kaya nalaman din nito na kung saan ako nakatira. Sumasakit ang ulo ko lalo. Hindi ko nga ito nakita sa bar. Pero bakit nasa kondo ko ito kagabi? Parang totoong-totoo. Anong parang I'm even sure with that? We kiss. We are naked and we had sex. Pero imposible. Tandang-tanda ko nang makita ko si Rochelle at alalayan ako papuntang kwarto. I even assured na si Rochelle ang kaulayaw ko kagabi. Tapos bigla ko na lang nakita si Anna na nakahiga. How even it possible? Nasisiraan na ba ako ng bait? Same liquor lang naman ang iniinom ko lagi. Bigla akong napahilot sa aking sentido at pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Para na akong nasisiraan ng bait talaga. I'm so confused right now. I saw Rochelle and brought me on my room as she always do when I'm drunk. Natatandaan ko pa nga na hinila ko siya payakap sa akin at gusto ko siyang lambingin. Di ko maintindihan ang nararamdaman ko. 4 na araw lang siyang nawala pero para na akong mababaliw. At the same time, pumapasok din sa isip ko si Anna. Napakagago ko talaga. Ang sabi ko kasi sa sarili ko, na kung gustong umalis ni Rochelle, di ko na siya pipigilan. Pero nang makita ko siya kagabi at naalala ko na aalis siya, then I realized na hindi ko pala kaya. Then pumapasok din sa isip ko si Anna. Paano kung magkita ulit kami? Di ko maipapangako na hindi siya lapitan man lang. Matinding atraksyon ang nararamdaman ko para sa babaeng yon. Napasabunot ako sa sarili ko. Ano bang nangyayari sa akin? Ngayon lang ako nagkaganito sa babae. 2 pa.
Ano ba yan? Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Baka sa huli masaktan ko si Rochelle o masaktan ko sila pareho. Pero hindi yun issue ngayon. Alam ko at nararamdaman ko na may nangyayaring kakaiba kagabi. Dama ko pa ang tila init at dantay ng katawan mula sa akin. I was with Rochelle. Alam ko yun. Tandang-tanda ko pa. We hug and even kiss. Then, biglang-biglang nakita ko si Anna nakahiga. Damn! Shit! Or dahil gusto ko sila pareho kaya isa na lang ang tingin ko. Nag-hallucinate lang ba ako? Ano nangyayari sa akin? Dali-dali akong bumangon at dumiretso sa banyo. Agad kong binuksan ang dutsa at tumapat roon. I have talked to Rochelle. Siya ang makakasagot sa lahat na nangyari kagabi. Tumingala ako sa ilalim ng dutsa. Idinadama ang bawat glagaslas ng tubig sa aking katawan nang bigla akong naimasmasan at dali-daling tinapos ang pagliligo. Sa pagsisipilyo, anong oras na? Mali-late na ako. Naalala ko na may meeting ako ng 10:00. Humagilap ako ng maisusuot na pang-opisina at nagmamadaling tinungo ang pinto. Ngunit bago pa man ako makalabas, ay napatingin ako sa aking kama. Napatiimbagang ako. I knew it. Paglabas ng kwarto ay agad kong hinanap si Rochelle. May nakahanda ng almusal sa lamesa at may note na namang nakalagay. I feel sick. I can't go with you at the office. Agad akong nagtungo sa kanyang kwarto. Kumatok ng marahan bago pumasok. Nakaramdam ako ng pag-aalala. May sakit nga ito at nagawa pa akong alalahanin. Pinaghanda ng gamot at pinagluto ng almusal. Biglang-bigla ay nakaramdam ako ng guilt. Ngayon lamang ito nagkasakit. Nakita kong nakatagilid ito ng higa, patalikod sa akin. Nakatalukbong ito ng kumot at tanging mukha lamang nito ang nakalabas. Napakunot ang noo ko nang makita ang itsura nito. Pati ba naman sa pagtulog? May suot pa itong salamin? Napabuntong hininga ako at dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kanyang kama. Dahan-dahan kong tinanggal ang kanyang salamin sa pagkakasuot. Rochelle, are you okay? Ang mahina kong tanong habang dahan-dahan na dinadama ang kanyang noo. Mainit nga ito. Napapikit ako ng mariin habang nasa noo pa rin ito ang isa ko pang palad. Di kaya dahil sa pinutol ng cellphone ko na nagbabibrate ang iniisip kong iyon. Ilang sandali lang iyong nagbibrate at tumigil na rin. Dinukot ko iyon mula sa bulsa ng suot kong slack at napamura ako ng lihim nang makita ko ang ilang missed call mula kay mama at sa aking sekretary. Sandali pa akong nanatili habang tinitignan ang kanyang mukha. Marahang dinama ng daliri ko ang kanyang pisngi. She looks so angelic. Napakunot ulit ang aking noo nang matitigan ko siya nang gusto. Ang kanyang mukha. Bakit parang may kamukha siya? Kinusot-kusot ko ang aking mga mata. Pagkatapos ay napahilot akong muli sa aking sentido. May hangover pa talaga ako. Kung ano-ano at sino-sino ang pumapasok sa utak ko. Magkamukha sila. Or hindi pa nawawala ang kalasingan ko. Hinaplos ko ang isa niyang balikat na natatakpan pa ng makapal na kumot. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya para gawaran siya ng marahang halik sa noo. I just have important meeting. I'll be back soon and we will talk. Ang malambing kong bulong. Tumayo na ako at lumabas ng kanyang silid. Nilagay ko sa dalawang tupperware ang niluto nitong almusal para sa akin. Pagkatapos ay sinilid ko yon sa isang paper bag. Pagkatapos ay binitbit ko yon kasama ng mga gamit ko na pang-opisina at nagmamadali na akong lumabas ng aking kondo. Ewan ko, pero gustong-gusto kong kainin lahat ng niluluto nito o inihahanda nitong pagkain para sa akin. Biglang nakaramdam na naman ako ng bigat sa aking dibdib. Paano kaya pagka umalis na ito? Nasa harap ako ng board meeting pero
Parang lumilipad ang utak ko, pabalik sa kondo ko. Panay ang tapo ni mama ng masamang tingin sa akin, pero wala akong samod para pagtuunan ng pansin iyon. Ayokong magtalo kami sa harap ng board members. Gusto ko nang hilahin ang orasan para makauwi na. Nakisuyo ako kanina sa isang katulong ni na mama para hatira ng pagkain si Rochelle. Kung sakaling may nangyari sa amin ni Rochelle, tulad ng hinala ko, handa ko itong panagutan at kailangan kong kalimutan si Anna. Kahit pa alam ko sa sarili ko na mahirap din yon para sa akin, pero kung hindi naman, ay magiging unfair yon para kay Rochelle kung sakali. Bago ako umuwi, ay pinatawag muna ako ni Mama para kausapin. Alam kong hindi lang simpleng usap ito. Napabuga ko ng hangin bago kumatok sa opisina ni Mama. Nang marinig ko ang boses nito, para papasukin ako, ay nagulat na lang ako nang madatnan ko rin si Dad na seryosong seryoso ang mukha. My goodness! Hindi ako makapaniwalang naisuko ko ang Virgin Forest ko kagabi. Ano bang nangyari? At tila nakalimot ako ng tuluyan. Matagal ko nang pinagkakaingat-ingatan at sa isang iglap, para nang na-tsunami ng ganun-ganun na lang. Kaya heto ako at nakaratay. Alam ko na naman noon pa man na malaki yung kanya. Madalas kong makita yon kapag ka nasa bahay lang ito at naka-boxer. Madalas akong mapatingin kasi akala ko lagi siyang tigas, nakaumbok. Lagi kasi yon. Yung pala, likas na malaki talaga siya. Pero di ko expected na nilampasan pa talaga ang expectation ko. Akala ko nga di na ako makakasurvive para itong super bagyo na nalanta sa Virgin Forest ko. Niyanig pa niya ang bulkan kong nakatirik sa gitna ng kagubatan hanggang bumuga ng bumuga ng lava bago niya pinaraanan ang tsunami niya. Paano pa kaya kung di siya nakatulog at nag-ilang round pa? Baka baldado na ako at kailangan ko na talagang mag-wheelchair. Damn this pain. Nakainom na ako ng pain reliever pero napakasakit pa rin ng buo kong katawan, partikular sa pagitan ng aking mga hita. Hindi naman ako nagsisisi na nagbigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Siguro na surprise lang ako sa size nito, pero nakaya ko naman. Kahit napakiramdam ko ilang araw kong iindahin ang kirot, ilang araw akong magpipinitensya. Tanda ko pa nang sa unang pagkakataon ay makita ko yun na tila nagyayabang ang tayo at sobrang tigas. Gifted pala ang lokong yun. Pagaloko pa lang ng konti ay parang niyayanig na ang buo kong kalamnan sa sobrang kirot. Pati pag-ihi ko ay pahirapan din. Mapapamura ka talaga. Di ko rin inaasahan na lalagnatin ako. Kung nga lang ang sarili kong bumangon kanina at ipagluto ito ng almusal, pati pagdala ng gamot at tubig nito na madalas kong gawin sa tuwing napapainom ito na medyo marami. Nag-iwan din ako ng note para sana hindi niya ako hanapin or puntahan sa kwarto ko. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang puntahan ako sa kwarto. Dali-dali kong sinuot ang salamin ko at tumalikod mula sa pintuan habang nakatulukbong ng kumot. Para pangang nagsusuntukan ang mga lamang loob ko sa sobrang kaba. Lalo na nang maramdaman kong umupo ito sa gilid ng aking kama. At dahan-dahan itong hinubad ang aking salamin. Sunod-sunod akong napamura sa isip ko na mga sandaling iyon. Pigil na pigil ang aking paghinga nang haprusin nito ang aking pisngi. At halos pawala na ako ng ulirat nang halikan ako nito sa noo. Naalala ko rin ang paglalambing nito sa akin kagabi. At pagkatapos na may nangyari sa amin, tinawag niya akong baby. Wow! May pa-endearment na si Papa Ramil. Yun nga lang, pagkatapos namin mag-ano, paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ni Anna bago tuluyang makatulog. May naalala kaya siya kagabi? Paano ko siya haharapin at pakikitunguhan kung sakaling may naalala nga siya sa nangyari kagabi? Naalala ko pa nga ang sabi niya kanina. Mag-uusap daw kami pagdating niya.
A kind of nervousness hit me with the thought. Ano kaya ang pag-uusapan namin? Ano ang sasabihin ko? Paano kung may tanda siya sa nangyari sa amin kagabi? Aamin ba ako? Pero paano kung magalit siya sa akin? No, wala akong pake. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung magalit siya. Wala rin akong pakialam kung insultuhin niya ako ng paulit-ulit tulad ng lagi niyang ginagawa. Kaya kong lunukin at tanggapin ang lahat ng yon. Ngunit sadyang may iba akong dahilan. I'm so sorry, Ramil. Pero hindi pwede. Ang sigaw ng isip ko. Nagulat ako. Kinatanghalian ang tawagan ako ng guard sa baba na may pinadalang pagkain para sa akin. Nang tanungin ko ang guard kung sino ito, ay isang katulong daw sa mansyon nila. Para daw dalhan ako ng pagkain. Utos daw yon ni Ramil. Sinabihan ko ang guard na paakyatin na lamang ito. Hindi rin ito nagtagal at inabot lamang ang pagkain. Paika-ika akong nagtungo ng kusina. Tamang-tama at kumakalam na rin ang tiyan ko. Wala sa loob na napangiti ako. Posible kaya na kahit ganito, ako kapangit, ay nagkagusto siya sa akin. Nilalambingan niya ako. Nakita ko rin ang lungkot na nagmamakaawang huwag akong umalis. Dahil hindi daw nito makakaya. Natatandaan ko pa kaya ang sinabi niya kagabi. Para pag itong bata na nangangako magpapakabait na, basta huwag ko lang daw itong iwan. Hindi ko nga rin siya maintindihan dahil noon pa man ay ito na ang gusto nito. Ang umalis ako. Kaya ang akala ko, wala lang sa kanya kapag ka umalis na ako. Ni hindi ako dito nagpapaalam at sa mama niya mismo ko nagsasabi. Beside, ang mama naman niya talaga ang amo ko. At napag-usapan rin namin yon bago niya ako inihide na sa kanya ko lahat sasabihin ang mga problema ko at hindi kay Ramil. Na siya daw ang amo ko at hindi si Ramil. Pero sana, kinukonsidera ko rin daw si Ramil dahil siya ang nakakasama ko araw-araw. Maghapon lang akong nakahiga sa kama. Nang bandang alas 5 ay pinilit kong tumayo at lumabas para ipagluto sana ng hapunan si Ramil. Gusto ko sana siyang ipagluto pero napapangiwi ako nang makita ang laman ng fridge. Sasabihin ko na lang siya na kumain sa labas o mag-order ng pagkain sa labas. Ako na may sanay kumain ng cup noodles, kaya magka-cup noodles na lamang ako mamaya. Kaka-text ko pa lamang sa kanya nang makarinig ako na mga katok sa labas. Kasunod ang pagbukas ng aking pintuan. Nagulat pa ako na may dala itong tray na puno ng pagkain at ang kabilang kamay naman nito ay may hawak na isang bouquet ng roses na puro kulay puti. Nahihiya akong tumingin sa kanya dahil sa naalala ko na naman ang nangyari sa amin kagabi. Idagdag pa ang inaatake na rin ako ng sobrang kaba dahil alam kong maya-maya lamang ay pag-uusapan naming dalawa ang mga nangyari kagabi. Basta Rochelle, huwag kang aamin, magkapataya na, sigaw ng aking isip. At dito na po nagtatapos ang ikapitong bahagi ng aking kwento. Maraming salamat po!